Kamusta mga kagima at welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mutya na mata ng isda na naging bato at taglay nitong bertod at kung may para saan ito may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Bago ko umpisahan ang ating video talakayan ay gusto ko po munang magpapasalamat sa lahat na sumusuporta sa aming YouTube channel. Sa lahat na nag-like and subscribe at especially sa nag-join sa aming membership offer. Maraming salamat po mga kagimat at sa lahat ng ating mababait na mga customers sa ating shop doon sa may Shopee sa Agimat 13JF. Maraming salamat po mga kagimat sa walang sawang pagtatangkilik ng aming mga agimat kalikasan na napos sa aming shop. Maraming salamat po mga kagimat. Ang mutya na mata isda na naging bato ay nakuha namin ng mga babaylan unom sa isang masiok at mariit na dagasanang suba sa may tubudanong sapa at sa tinagong dagat dito sa aming isla. Pero paano namin nalaman na ang isang aura ng bato ay isang mutya mata ng isda na naging bato? Ang mutya ay mayroong mga tagapagubay o mga gabay noong inkantuhanon at nalaman namin ito na ito'y agimat mutya na galing sa mga isdang matalinhaga dahil sa mga pinapaaura ng aming mga surugnon at mga hinuptanan bilang isang ganap na mga babaylan unong. Pero katulad din sa ibang mga agimat, ang mutya mata ng mga isda na naging bato ay hindi din basta-basta na makita at makuha dahil bihira lamang ng mga persona ang tinagnang pinili na para masapu itong sahing agimat. At sa pagkuha o paghunting ng mga ganitong agimat ay kailangan na tahimik lamang at wala masyadong ingay na magtuga o mangyari para hindi maghinalop o mawawala ang aura ng mga agimat at maswertihing magpakita sila patuloy sa iyong aura. Tungkol naman sa bisa na mutya ay may maganda itong hatid bilang pampaswerte sa ating pamumuhay, pampaswerte sa kahit anong uri ng mga negosyo at tutulungan ka nitong umangat basta ito'y nasa kabutihan lamang. Nagtataglay din ito na mabisang proteksyon at depensa patuloy sa ating aura at kusa itong gumagana uras na may hindi inasahang mga panganib at mga sakuna. Nagpapalakas din ito ng ating katawan at nakakatulong na mapalinaw ang ating paningin at nakapagdagdag ng ginhawa o matagal na hininga kung ika'y nakasalom sa ilalim ng dagat. Ang kanyang mahikagahom ay kusang tumatalab sa katawan ng isang aura na mismong maintangan sa ganitong sahing mutya. Mas lalo pa itong lumalakas mga kagimat ang taglay niyang may kagahom o birtud depende kung gaano natin alagaan ang ganitong sahing agimat. Panlaban din ito sa mga usog, buyag at mga tampong at may taglay din ito na sumbalik na birtudis at maganda din ito na gawing pangsangkap sa paggawa ng kalmin para sa pangliwasilas at masamang mga panaginip. Maganda din ito na ilagay sa loob ng lanahan. Malaki ang maitutulong na mutya na ito upang mas lalong mapalakas ang imbukada o bukal ng lanahan o garapa. Maganda din ito na ilagay sa loob ng baon yog na gawing kwintas mga kagimat. Malakas na pangsangkap kombinasyon sa mga nakasama pa nitong ibang mga agimat sa loob ng baon yog.
Nagtataglay din ang mutya na kabal at kusang gumagana kapag may hindi inasahang mga pangyayari. Tungkol naman sa pampalakas at pampaamo ng agimat na ito ay pahiran lamang ng Divine Oil Aura sa araw lamang ng Biyernes, mga kagimat. Pwede din ito na ibabad sa lanahan at pwede din na ibabad sa tubig, basta gawin lang ito sa araw ng Biyernes. Tungkol naman sa mga bawal ng sangkap, agimat na ito ay bawal na dalhin sa simenteryo, bawal dalhin sa mga lamay, bawal kang mahakbangan kapag suot ang agimat na ito. Bawal ka din makipagtalik kapag suot ang agimat na ito. Kailangan kunin mo na ito sa katawan bago gawin ang mga pinagbabawal para hindi lulusaw ang taglay nitong mahika gahong. Ang sangkap agimat na ito ng aming makita at makuha ay tinipon sila lahat at binasbasan ng mga sagradong ritual babaylan unom upang sila ay malinis at malikop sa puti ang virtudes mahika gahum. At sobrang dami pa nitong magagawa, mga kagimat, na madiskubrihan nyo mismo kapag sakaling tangan o alaga ang ganitong sahing sangkap agimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo, mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga puti ang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang virtudes niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.